Sip ninyo tumungi kayo dyan. Umahon na nga kayo. Pasensya na po. Natuwa lang po kami sa batis nyo. Tsaka nag-aabang lang po sana kami ng isda. Isda? Naghahanap kayo ng isda dyan? Paliguan ng tao yan, walang isda dyan. At iba naman swimming pool, hindi ninyo alam. Arman, huwag mo silang pagalitan. Hindi nila alam yan eh. Han, hindi ko sila pinagagalitan. Pero tingnan mo naman, oh. Lumalangoy sa swimming pool, nakadamit. Isa pa, baka malunod yan mga yan. Hindi po kami malulunod, marunong po kami lumangoy. Opo, totoo po yun. Yun naman pala eh, wala naman palang problema eh. Pero, anak, hindi kayo pwedeng mag-swimming dyan. Ang ganyang damit ang suot nyo. Kailangan naka-bathing suit kayo. Bathing suit? Bathing suit. O, halika yun, sumama kayo sa akin. Maraming bathing suit doon sa kwarto ni Luis. Tara. Vivian, huwag mong pakialaman ang mga gamit ni Luis. Magagalit yun. Armand, maraming bathing suit ang anak mo na hindi niya na ginagamit. Huwag niyo na muna susuot nila habang hindi pa ako nakakapamili. Tara, sumama kayo sa akin. Punta tayo sa kwarto ni Luis. Bilisan niyo, dali. Bathing suit na kayo at makapag-swimming na kayo dyan. Tara, tara. Oo, Riley. Andito na si Icy. Bumalik na siya. Kaya pakitawagan mo ang grupo, ah. Magkita-kita tayo dito sa bahay namin. I'm sure matutuwa si Icy niyan. O sige, bye-bye! Uri Ray, bakit kinukuha mo yung mga damit mo? Isusuot ko na ulito. Ayoko na dito, Aifa. Babalik na ako sa isla. Masamain kung may gusto man sa inyo si Riray. Kasi, kayo lang naman ho yung nakikita niyang lalaki dito sa bahay. Tapos, ang bait-bait niyo pa po sa kanya. Kaya, may posibilidad po talaga magkagusto sa inyo. I know. Pero, hindi naman ako nagagalit sa kanya eh. Naiintindihan ko naman siya. Pero sir, wag ho kayo mag-ala. Pinagsabihan ko na ho siya na wag na ho kayong gustuin kasi po, diba, may girlfriend na kayo? Talaga? Sinabi mo yun kay Riray? Kaya huwag yun na ho siyang tulunahin, sir. Kasi alam niyo na ho kung saan siya dapat dulugat. Aalis ka? Babalik ka na sa isla? Hindi ba, Riray, sinabi ko na sa'yo na malayo yun, kaya hindi ka na pwedeng bumalik doon. Ay, paayoko na dito. Bakit? Meron ba kaming nagawa sa'yo na hindi mo nagustuhan? Riray, kaibigan mo na din ako. Magtapat ka sa'kin. Ano bang ayaw mo dito? Ano ba yung hindi mo nagustuhan? Gusto ko iwasan si Jan. Para hindi na ako makaramdam ng sakit. Kaya naman pala eh. Tama lang na iwasan mo si Kuya Jan. E di, huwag mo na lang siyang pansinin. Kung makakatulong yun para mawala yung nararamdaman mong sakit. Pero hindi ka pwedeng umalis dito. Kasi cargo kita eh. Pag may nangyari sa'yo masama, konsensya ko naman ang hindi matatahimik. Kaya hindi ka pwedeng umalis dito, Riray. Hindi mo ako iiwan, hindi ako papayag. Dito ka lang sa bahay na to. Kasi bahay mo na rin to. Hindi ito ang bahay ko. Kung may ibang pamilya pa ako, doon ang bahay ko. Riray, saan naman natin nahanapin ang pamilya mo? Hindi nga natin sila kilala. Paano natin sila makikita? Hindi ko alam kung nasabi na sa'yo ni Kuya, pero sa kagubatan siya ng isang malayong isla, nakatira ng matagal.
Nasabi na sa akin yan ni John eh. Ang gusto kong malaman, bakit sa gubat siya nakatira? I really don't know. Pero ang alam ko, sa Isla Kuyog siya nakatira kasama ng mga babaeng kasing edad niya. Isla Kuyog? Oo, kasi doon kami nagpunta nung hinanap namin yung halamang gamot na pitang-pitang. Kaya alam ko, doon siya nakatira. Doon din nakita ni Mami si Rochelle eh. Rochelle? Sino namang Rochelle yun, Luis? Kapatid ko sa labas. Kapatid ko sa labas? Eh, ano namang connection doon sa pinag-uusapan natin? Kasi nga doon din siya nakita ni Mami. What? Eh, puro babaeng gupat lang nakatira doon eh. Unless, doon din siya nakatira. At kung doon siya lumaki, baka kilala rin siya ni Riray. Izzy, wait. I have to talk to Riray. Marami akong itatanong sa kanya. Masakit ito. Sakit-sakit. Mamahal ka na ba at masasaktan kaya sumasakit yan?